putok pa lang ng liwanag, abala na ang lahat sa kwadrang ito sa Tondo. Isa-isang nililinis ang walong kabayo ni Nagian Carlo, kanyang tiyuhin at lolo. Mga kalesa operator sila. Hindi pangkaraniwan ang kwadrang ito dahil nasa silong ito ng bahay sa isang residential area. Dito ko nakilala sina Perla, Spencer, at Bieber. Sumunod kaming pumasok ni Gian sa loob ng kwadra na nasa silong ng bahay niya. Doon ko nakita sina Senyorito at Spot na kadalasang inaarkila sa mga event gaya ng kasal at libing. Si Choi na pangkalesa at si Roadstar na sumasabak din sa karera. Ang pinakabata sa lahat ng kabayo, si Perla na 2 taong gulang pa lang. Hindi pa siya pwedeng sumabak sa trabaho, kaya simpleng assignment muna ang nakatoka sa kanya. Siya ang naatasang mamalengke ng pagkain ng mga kabayo. Kalayuan ng palengke pero kailangan niyang dumaan sa ilang kalsadang marami siyang kasabayan ng mga sasakyan. Tatlong lalaki ang sakay niya na masasabi ring bantay niya sakaling magkaproblema. Halata rin naman sa kung minsay palikulikong lakad niya na hindi pa sanay sa kalsada ng Maynila. Gayunpaman, maayos naman silang nakarating sa palengke. Thank you. Ito si Perla. Yan, siya yung pinakabago na kabayo na tine-training para maging kalesa. So ang mga tasking niya, yung pagbili sa palengke. Ang binibili niya ngayon, pagkain din ng kabayo. Yan, so pagka nasanay na siya, after a few months, pwede na siya sa kalesa. Mahalagang kargamento ang dala nito sa kanyang pag-uwi. Kaya hindi pwedeng ismulin ang papel ng cute na kabayong ito. Agad na pinakain ang lahat ng kabayo. Tapos inihanda na para sa pagtatrabaho. Yung ano, yung nasa bibig nila, para saan yan? Ito po, Madam, bali yan po yung dyan natin siya makokontrol para mapaliko natin, mapahinto, mapaandar. Yan po yung nagsisilbing pinakamanubela niya, kumbaga sa sakyan. Dyan natin siya makokontrol. Kasi pagkawala niyan, madidisgrasya tayo, hindi natin siya makokontrol, magwawild dyan sa daan. Okay. Kaya may mga takip yung mga mata nila, pati tenga nila, may mga bulak yan. May bulak yung tenga nga, po, no? Madam, para hindi siya maingayan? Opo. Minsan kasi rin sa ingay, madam, sa mga truck. Okay. Mga kalampag ng truck. Itong mata, talaga palang totally nakatakip ba siya?
Opo, akala ko ano lang, nakaganon lang. Tapaoho. Yung iba po, madam, tapaoho lang. Pero ito po, nilalagyan namin ng takip kasi minsan umiikot to eh. Umiikot siya, biglang ikot na ganun eh. Minsan nakakadisgrasya tayo. Dahil may nakikita siya. Opo, madam, kagaya ng mga truck na malalaki, yung takot siya rin. Ah, takot siya doon. Kaya nilalagyan namin ng mga ganyan na pang-suporta para safety na rin yung magdadala. Bali, ginhawa naman po yan. Sa araw-araw, yan na nakakabit sa kanya, hindi naman nagsusuga. Bago lumarga, binabrush ang balahibo at pinapahira ng gas. Madalas po sila masipon, magkasakit, mananamlay kumain, mga ngayayang. Kaya inuunahan na po namin ng mga ganun nila, mga maintenance po nila. Anong inaanam mo? Bali, gas lang po, madam, pang masaya lang po sa katawan nila para mag-init. May mga halo na rin po yung mga luya, asin, para makatulong sa katawan nila. Sa para hindi siya malamigan? Opo, kasi pagdating po sa labasan niya, pagka ulan ng ulan, giniginaw na po yan, nanginginig na.